That's Monday. Of course, at simula na naman ang panibagong linggo. Umpisahan naman natin ang ating Monday morning with a smile dahil dito bawal ang masungit. Tatanggalin natin ang kasungitan nila dahil palalamigin natin ang ulo nila sa saya dito sa ating Monday morning. Mas maganda nga naman yun. Truth, mga misi, sa mga naglalaba dyan, nagluluto at naghahanda sa mga anak nila na pumasok sa eskwela, aba, magpahinga naman kayo. Manood lang kayo ng Happy Wife, Happy Life. Correct. 30 minutes lang mga ma'am at tsak, marirecharge kayo para sa buong linggo. Kasi alam nyo naman, di ba, mas masaya talaga ang morning pag tayo ang magkakabonding. Correct. Yes. Ito ang ultimate happy place para Happy Wife, Happy Life! Happy si wifey, happy si mommy, ang kids at baby, pati si hubby. Mommy at Wifey. Ako po si Shara Soto, isang happy wife at ngayon, excited to be a new mommy. Katulad ni LJ, naging matagal din akong mommy in waiting. First 2 years, talaga nag-control kami. Sabi ko, wait lang, huwag muna. Pero afternoon, sabi ko, game na, whenever God gives it na lang. Nakakataranta yung feeling. I'm super excited, pero I'm also kind of scared kasi I don't know kung anong klase yung mama ko eh. Pero excited na ako, parang gusto ko na talaga siyang lumaba. Shara Ana Soto, kilalang nene ng kanilang pamilya. Bunso sa 4 na anak ni na veteran actress Helen Gamboa at Senator Tito Soto. Bata pa lang, nakitaan na ng galing si Shara sa pagkanta, pagsayaw at pag-arte. Kaya sa murang edad pa lamang, pumasok na siya sa mundo ng showbiz. Bagamat galing sa isang sikat na showbiz clan, gumawa siya ng sariling pangalan sa industriya. Kilala siyang singer at celebrity pole dancer. Bukod sa pag-aartista, siya rin ang isang happy wife sa kanyang mister na si Jojo O'Connor. They were married January 17, 2010. At pagkatapos nga ng 4 na taong paghihintay, magiging new mommy na rin si Shara sa isang baby boy. Na next month, diba? Kwento mo naman sa amin, paano yung journey mo? Hindi naman ka ako nagsuka everyday. Pero may times talaga na, oo. Na nagsuka ako na pala, parang lagi kang pagod, anto. Oh, ako. Eh, diba, ano, ako yung sa cakes, diba? Oo. Ayaw ko na umuwi ng cake. Ha! Nahirapan ako, diba? Ang hirap doon. Gusto ko na umuwi ng cake, for sobrang, sure. Sobrang nahirapan ako noon. Nagliya ako sa mga yan, cake, cupcake, kaya na ano ka. Kaya ako may gestational diabetes. Malas, no? Oo, sobrang hilig ko sa sweets. Tumaas talaga yung sugar ko. So, kulang daw yung body ko yung mag-produce ng insulin. So, nung nalaman ko na mayroong diabetes, biglang cut down ng iced tea, pati rice. Kahit nga brown rice, pinabawasan sa akin. Pati brown rice? Talaga? Kasi hindi naman talaga ako nag-white rice. Kahit nung nabuntis na rice. Out. Siyempre, nung nabuntis ka, hindi ka na pwede mag-pool. Oo, okay, eh, bawal. Meron bang ganun? May prenatal hindi. Pool ba? Bawal mag-pool. So, anong pinalit mo doon? Bar 3. Ah, bar 3. Oo, bar 3. Parang okay. Combination siya ng ballet, pilates, tsaka ano, yoga. So, yun yung nag-regulate, nag-help din sa akin na hindi masyadong tumaas yung ano ko, sugar. You're having a boy, no? So, anong name? May name na ba? Nickname niya, Crixus. Crixus. Saan naman galing yung Crixus? Gladiator yan eh. Gusto ka yan? Kasama ni Spartacus. You're
ano, diba, you're the youngest in the family. Since you're the youngest, sanay kang ano eh. Ikaw yung inaalaga. Ako yung baby. Ikaw yung inaalaga. Ready ka na ba na mag-alaga? Ready naman yata. Ready naman na. Ready naman na. Kasi yung mga pamangkin ko, inaalagaan ko din sila eh. Pag kailangan. Oo nga. Ngayon, ako na yung magkaka-baby. Sobrang excited silang lahat. As in, that's good. Ano, as in, parang overprotective nga eh, na lalo yung dad ko, ingat, hagda na, ganyan. Tapos yung mom ko, sinasabi niya na, basta don't spoil, kung kailangan disiplinahin daw, discipline. Tsaka, huwag masyadong i-baby, kasi baka mamaya, hindi maging independent tapos naman. Tapos lalaki na boy. Lalaki pa yun. Yun. So, sana, magkikatulad ako ng mom ko na, hands-on talaga, and talagang na-disiplina kami. Okay naman, how are you as a wife? Ako pa rin yung baby. Talaga? Sobrang mini-baby pa rin niya ako. Pero, yun nga, I try my best din to show him na, yun nga, na he's the man of the house. So, minsan, nagluluto. Kaya ka ba din mag-submit? Kaya mo mag-submit? Oo, kaya naman, minsan. Kasi si Joe, super, ano yan eh, sobrang understanding. As in, never niya akong kinontra sa mga gusto kong gawin. Si Jojo naman, how is he? Excited ba siya maging daddy? Excited siya, like, super. Anong mga preparations naman na ginagawa niya to be a dad? Nag-read din ng story every night. Ah, talaga? Oh, kahit ngayon. Like, ah, kinakausap niya yung baby? Oo, kinakausap niya. Like, may binabasa siya ang Guess How Much I Love You na book. Oh, wow. Binabasahan niya. Tapos, siya yung bumili ng diaper bag ko. Nagulat niya ako kasi nagpunta ka talaga ng baby store. Kasi hindi ko na-expect yun sa kanya. Kasi nga, he doesn't shop. So, ano naman mga tips mo sa mga mommies dyan na nanonood to being a happy wife? Happy wife? Totoo naman yung happy wife, happy life. Pag masaya yung asawa mo, masaya talaga yung buhay. Masaya yung marriage nyo. Dapat, ano, pagbigyan niyo yung husband nyo, huwag masyadong sakal. Kasi pag pinipigilan nyo sila sa mga ginagawa nila, parang I don't think makakatulong yun na mag-grow kayo together. So, dapat palaging may time for the husband, hindi lang puro work. And make memories together. Like, kunyari, kung pwede kayo mag-hotel na kayong dalawa lang, na for like 2 nights or whatever, gawin nyo yun. Basta make super, super fun memories together. Bilang new mom naman, ito naman mapapayo ko sa'yo. Papaya. Game. Kailangan ko yan. Hindi. One thing is, they say this all the time, but I really believe in it. Na if your baby sleeps, sleep. Kasi girl, at saka ngayon, habang wala pa siya, matulog ka na nung matulog. Oo, kasi nga. Parang wala ka nang tulog. Talaga, paglabas. It's really important na makapag-rest. Thank you so much for guesting. And of course. Congratulations in advance. And thank I can't you. Wait to see your baby. Me also. Sa chikahan namin ni Gwen, marami akong nalamang beauty tips na talaga namang hindi ko inaakalang pwede palang gawin. Iganon nyo lang, pasok nyo sa nails niya. Ayan. Ay, scrub mo siya. I says hindi ko na kailangan itong anlawan. Pwede ko na siyang kainin. I-wipe ko na lang siya ng dila ko. Ano nga ba ang sikreto ng kagandahan ng hot mommy na si Gwen Garci? Samahan niyo ako at aalamin natin yan, mga mommies! Sa taglay niyang ganda at kaseksihan. Lahat na nga lang yata ng lalaki, talagang mabibighani sa kanya. Isa sa original members ng Viva Hot Babes, ang sexy-sexy na si Gwen Garci. Nag-start ako sa showbiz nung dumamodeling kasi ako before. Gumawa ako ng print, tapos after nun sa commercial. Nag-join ako ng contest before, body shots. Sino nga naman ang mag-aakala na si Gwen Garci, isang mami na? Pinanganak ko siya sa China, tapos after nun, mga 2 years or 1 year, dinala ko siya sa Baguio. So, mami ko yung talagang nag-alaga sa kanya. Doon siya nag-aaral. Kung wala akong work dito sa Manila, lagi ako nandun sa Baguio. 4 na taon na nga ang anak ni Gwen. Pero in fairness sa kanya, napangalagaan pa rin niya ang kanyang body. Pero, ano nga ba ang sikreto ni sexy mommy Gwen? Walang tao? Ay, may doorbell pala. Sorry. Yun naman pala.
Sa Cavite kasi ganun eh. Di katok lang nung isa namin. Sis! Hey! Sis, kasi walang pagkain sa bahay. Nakikikain sana ako. Gutom na gutom kasi ako. Sige, magluluto pa ako niyan. Hindi, joke ko lang. Hindi kasi I heard na meron ka daw mga beauty secret na isi-share sa amin, sa mga missis natin. You're organics, di ba? Tama ba yun, sis? Okay. Halika! Halika, samahan! Halika, halika pasok ka! Gawin na natin! Halika sige, na! Pasok ka sa bahay ko! Sa chikahan namin ni Gwen, marami akong nalamang beauty tips na talaga namang hindi ko inaakalang pwede palang gawin. Unang itinuro sa akin ni Gwen ang kanyang organic scrub na gawa lang naman sa kape at olive oil. Para sa mga can't afford na mga mommies dyan or mga girls, mm-hmm. kung gusto nilang magkaroon ng napakagandang skin na parang kay RRM. Yes, parang ikaw lang. Parang ganyan. Ang gagawin nyo lang is kumuha kayo ng coffee, tapos olive oil, imimix mo lang siya together. So ayan, then, kung nakikita nyo po, ganyan na itsura niya, na-mix mm-hmm. lang natin siya together. Tapos, naman, ganito lang gagawin natin yan. Tatry natin dyan. Skin mo. OMG! Oh nga no. Sobrang smooth niya. Sana pala nagpa-whole body ano na ako sa'yo, no? Body strong. Pwede ko itong i-offer sa ano, Rejuva, ha? Naman. Ang dali-dali lang niyang gawin, ha? In all fairness. Naman. Gusto ngayon nakakuha ka ng tips para sa akin. Gusto ko ng segment na to. Kinagamit ng mga Hollywood stars. Gaso natin siya. Kanya na magiging kulay niyan. Wow, ha? Grabe. Makikita natin mamaya yung difference. Okay, go. Tanggalin natin. Ayan, makikita niyo yung difference. Tingnan ninyo, sobrang ano siya. Mga mommies, hindi ako nagbibiro. Naano talaga ako. I-offer ko to sa Rejuva. Walang ano, walang halong keme. Pintab siya. Oo. Affordable. Grabe, saan mo ito natutunan? Pwede na siyang hawak-hawakan na ninyo mga asawa. Eh. Grabe. At para naman daw sa malambot na lips, pinaghalong asukal at olive oil. Kung makikita nyo, sa labas, ang raming mga nagkalat, like for example, sa mga department store, ang rami nilang mga binibenta na napakamahal na mga lip scrub. Oh, right? Oo. So, para pag nagda-dry lips tayo, parang sa'yo. Ito, ako mahilig. Ang ginagawa nila, mayroon silang mga binibili na ganyan, napakamahal. Pero kung tutusin, ang halo lang nun is brown sugar lang. Brown sugar lang yun, and olive oil. Tapos tinataka na lang nila ng label ng mga pangalan nila. Like for example, Rejuva nga. Ganon. Or R.R. Enriquez. Next time ako, magtatak na ang pangalan ko. Ganon nga, sis, gawin Garcia. Mo. Diba? Tapos imimix nila yun together. Brown sugar siya. Yung lip scrub natin. Ayan, tignan nyo yung lips ni R.R. Ayan, tignan nyo yung lips ko, sobrang... Sobrang dry. Dry. At saka sobrang... May mga para siyang mga flakes. So, tanggalin natin yung mga ano. So, ang gagawin natin ngayon, dip mo siya sa finger, sis. Yung, itsama mo yung scrub. Ito. Ay, yung, ayan, yung sugar. Brown sugar. Tapos, iganan mo siya. Pwede ko ganan mo siya sa lips. Ganan mo siya sa sarap, ha? Scrub mo siya. Ay, sis, hindi ko na kailangan itong anlawan. Pwede ko na siyang kainin after. Actually, pwede mo na lang siya i-wipe, eh. I-wipe mo na lang siya. Hindi mo na siya kailangan, hindi mo na kailangan ng water. I-wipe mo na lang siya ng dila ko. Sis, naramdaman ko yung kanina sobrang ano siya, dry na dry siya. Tapos ngayon naramdaman ko na, alampot na niya. Nakikita mo ba yung sarili mo ngayon kung meron ka pang mga dry na skin dyan? Hindi ko na siya maramdaman. Unlike kanina, sobrang dami. Yan ang aking mga beauty secrets. Na? Sis, kung ako sa i-business mo na siya, promise. Grabe. At kung ang problema ninyo naman daw, mga misis, mga kuko na mabilis mabakli, bawang lang daw ang solusyon dyan. Ito para sa mga girls dyan or mga mommies dyan na kumbaga, nagtataka sila kung bakit napaka-brittle ng kanilang ako, nails. Ako sinis yun, oh. Oo, sobra. Since madali siyang mag-brittle, kumuha kayo ng isang garlic, peel niyo siya. Peel niyo siya. Kailangan i-peel niyo siya. Peel mo to. Kita niyo, yun ang itsura. Pagkatapos, iganon niyo lang. Pasok niyo sa nails niya. Ayan. Kung nga rin. Ayan.
Ay, aray ko. Parang tusok-tusukin niyo lang yung mga daliri niyo dyan. Para maabsorb niya yung juice at pumasok siya sa loob ng nails. Sabi ko sa'yo, in 3 days. In 3 days, makikita mo tumitibay yung buto mo. Ganyan-ganyan lang. Uy, mga misis ha, sobrang makakatipid kayo nito ha. Matagal ng araw na gumagamit ng organic si Gwen. Mas naging hiyang daw siya dito kumpara sa pagpapaganda na nabibili commercially. Hindi ko akalain na mahilig pala siya sa mga organic na na mga pampaganda. Maabilidad pala siya pagdating sa mga ganyang-ganyang bagay, sa mga beauty tips. Nagsasawa ka na ba sa kadalasang ulam ng pamilya? Ang ganda niya tignan, Chef. Parang hindi mo maiisipin. Pangmayaman, di ba? Tuturuan po tayo ni Chef Tatung para gumawa ng mga dishes na madadali lang pero akala mo sosyal. Mga misis, gusto niyo ba ng pagkain sulit sa bulsa pero parang pag may kaya? Alamin kung paano gagawing sulit pero social meals. Nagsasawa ka na ba sa kadalasang ulam ng pamilya? Mga misis, limited ba ang inyong budget pero gusto nyong makatikim ng putahing sosi ang dating? Ang sagot sa problema natin, ang sikat na Pinoy chef na si Chef Tatu. And tuturuan po tayo ni Chef Tatung para gumawa ng mga dishes na madadali lang pero akala mo sosyal. Pero ang challenge natin kay Chef, at mukhang siya na nga ang kasagutan sa ating problema, is ito ba ay pasok sa budget? Ngayon gagawin natin, sa pangalan pa lang medyo sosyal na siya, herb crusted sardines. Wow, diba? Nga! Kung gano'n naman kasosyal ang pangalan, eh gano'n naman kamura ang ating mga ingredients. Sisimulan natin. Gagamit tayo ng Spanish sardines, itlog, harina, breadcrumbs, asin, paminta, at saka kimchi. Para sa dip naman niya, bawang, asin, mayonnaise, paminta, paprika, at lemon. Gagawin natin, gagawa tayo ng aioli sauce. Aioli. Pero it's just mayonnaise with garlic, di ba? Mm-hmm. So, kuha tayo ng mayonnaise. Sarap. Lagyan natin ng konting lemon. Pwede kalamansi, di ba? Konting bawang. Parang anything, Chef, na lagyan ng garlic, masarap eh, no? Oo. Itlog. Lagyan na natin ng parsley. Pwede mo lagyan ng additional thyme or whatever herb na gusto mo. Di ba? Flour, then egg natin, then breadcrumbs. Then, diretso prito. So, ang ganda niya kasi diba ang lambot naman ng sardinas, then may crunch yung labas. Diba? So perfect talaga siya. So, sobrang dali paggawin. Diba? Wow! Ang ganda niya tignan, Chef. Parang hindi mo maisipin. Pangmayaman, diba? Oo, social na social siya. Ang ganda, Chef! Oh my gosh! Ang simpleng sardinas, napasosyal ng ibalot sa crumbs at lagyan ng sauce. Magkano naman aabutin yung ganitong klase na dish? Kulang-kulang to sa 100 lang. Kasi imagine, sardinas lang siya tsaka breadcrumbs. So, di ba, mura-mura naman ng breadcrumbs sa grocery. Simpleng-simple lang siya. Ngayon naman, i-transform natin ngayon ng isang mapakla at mahirap pang ipakaing gulay sa mga bata. Ang ampalaya. Yung gagawin naman natin ngayon ay rellenong ampalaya. Wow! Oo, kakaiba siya. Oo, no? Na. Yun. Ang gagamitin natin na sangkap ay yung ampalaya, cornstarch, luya, brown sugar, bawang, kamatis, sibuyas, oyster sauce, tausi, asin, paminta, at saka itlog. Ito, ampalaya natin, pinuputol natin siya na parang 1 inch lang siya. Then, binabad siya natin ng mainit na tubig na may asin, no? Para ma-drain out ng konti yung pait niya, no? Okay. Ito,
Parang rings, di ba? So medyo tinanggal nyo lang ng konti yung laman. Laman, oo. So, chef, the way na pag-ano nito is you just chop this. Oo. Tapos parang scoop lang. Just with a spoon, no? Spoon, oo. So ito, parang gumagawa lang tayo ng simpleng bola-bola. So may giniling tayo. Lagyan natin ng konting sibuyas. Konting bawang. Pangpalasa natin konti. Lagyan natin konting oyster sauce. Lagyan natin ng cornstarch. Cornstarch sa binder. Then, salt, pepper. So, eto, di ba? Nagawa na natin yung giniling. Gagawin naman natin, isa-stuff lang natin siya. Kaya naging relleno. This is also a way para yung mga bata, mag-interesado sila kumain ng gulay. Gulay, oh. Kasi pag nakita nila bite-sized pieces. Gagawa natin siya ng light na egg. Na ano yan, chef? Para to cook? Natin, oh, to coat it. Ipa-fry natin ba siya, chef? Ipa-fry siya ng konti. I-coat lang natin siya ng konting cornstarch. Mm-hmm. Let's fry. Mga at medium heat lang, no, chef? Medium heat lang siya. Para maluto naman yung loob talaga niya. So kahit nasabihin mo ordinary yung ingredients niya, parang pag sider mo, so parang naging special, yes, di ba? Yes, that's true. Naku, chef, sana mapakain ko rin yung mga anak ko na ampalaya. Pag na-brown mo na siya on both sides, tatapin na natin siya para makontinue natin yung pansi-sauce. Ngayon naman, gagawin natin yung sauce. Sauce. No. Yung sobrang cornstarch natin, dadagan natin ng konting tubig para slurry. Ang mixture ng cornstarch at tubig ay tawag dyan slurry, no? So ito, simple-simple. Onion. Gisa lang. Gisa lang. Konting bawang. Pag nagluluto, ganyan. Yun. Kamatis. Yan ang di pwedeng mawala. Oo. Yung trio and na konting yan. Konting luya. Ngayon, lalagyan natin ng oyster sauce. Konting sugar. Then, tausi. Black beans. Fermented black beans. Water. Then, yung cornstarch natin. Then, ibabalik natin yung ampalaya para mag-cook to, para sigurado tayo luto yung meat sa loob. At saka yung ampalaya din, luto siya. Ganda na, nag-check yan na siya agad. Ready to plate. Magkano aabutin ng isang dish na ganito? Sa itong serving na to, siguro sa 100, kaya mo nang gumawa ng ganyan. Wow! 100 pesos! Oh. Sino mag-aakala na may isosocial pala ang sardinas at ampalaya? Thanks to Chef Tatung, ang nakagis na nating mga pagkain, maaari palang maging sosyal, pero sulit pa rin. O, diba? Sabi ko sa inyo, mawawala ang sungit pag kami ang inyong naging morning habit. Keep on smiling, yan ang pinaka-effective na beauty tip na maibibigay namin sa inyo. Correct! Kaya naman mga misis, mag-banding din tayo online. Follow-follow nyo kami sa Twitter, Instagram, at mag-message kayo sa aming Facebook. Hihintayin namin ang inyong mga ganap, ha? Ay, yes! At yung mga na-feature namin ng mga recipes, yung mga pambahay na tips na na-miss nyo, makikita nyo lahat yan sa aming Facebook account. Mas masaya talaga ang ating morning pag tayo ang magkaka-bonding. Ito ang ultimate happy place para happy wife, happy life! To you, a happy morning to you. Sa panahon po ngayon, bawat piso ay mahalaga. Kaya dapat tayo mga misis marunong mag-budget. Pag minsan, pinapatay po natin ang TV. Pag pinatay po natin, meron itong tinatawag na standby mode. Pag naka-standby, akala po natin patay na, hindi kumakain ng kuryente, pero kumukonsumo pa rin yan. It's best daw na pag bumibili ng crib, bumili na yung pwede hanggang pang toddler. Balita ko, itong Herbo 2, ito daw kay Kim Kardashian. Oo, diba? Kaya pala sobrang mahal, pang Hollywood. Uy, alam mo ba, Dayan, ha? Na yung may-ari ng restaurant na to ay isang kapatid celebrity rin. May pinahula ako. Ay, ayan na pala. Hello, 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 hello. Oh, grabe, 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 grab